All right, good evening, March 9, Wednesday, 8:20 p.m. Welcome sa ating yan. Welcome family sa ating Upper Zoom prayer meeting. So we're done with our prayer request. Praise report na po tayo. Good evening, good evening. Who wants to start? Praise report. Yan. Siyempre, praise report. Pumunta kami kanina dun sa ano, no? Sa ating ocular visit sa para sa mga youth sa camping nila. Nako, ganda ng place. Ma-enjoy. Ma-enjoy din ng mga ano yan, ng piging. Tita LD, meron kayo doon na ano, gandang area para lutuan. Okay, sino susunod? Praise report, praise report. Anybody? Praise report. Praise report. Ako, Pastor. Good evening, Tita. Sige po. I praise and thank the Lord for healing my family and me. Yes. Talagang God is great. God is great. Amen, amen, amen. Ganda nung ginawa sa kinatite. Hey Lord, lahat gumaling. Kinatita. Alright. Praise support, praise support. Nice to see you again, Tita, sa ano? Sa noong Sunday. Praise report, praise report. Anybody? Praise report pa eh. Praise report kay Johnny. Go ahead. Pastor. Go ahead, Tita Jasmine. Go. Ano po, unahin kay Anaya po, hindi na siya mag-weekly COVID test. COVID test po. Kasi yung mga students mga vaccinated. Dahil vaccinated na po. Meron silang ID card. Apo. So wala nang so far naman po, wala nang nagpa-positive. So okay na po. Nakatuwa. And nakapag-file na po kami kahapon ng aming tax. Tapos na po. Wow, waiting na lang sana, no? Tax refund. Apo. Malaki ang tax refund. Praise the Lord. That's a blessing. Thank you, Lord. Saya, saya. Shopping na naman. Alright, praise report, praise report. Mamaya po, Pastor, mayroon akong request. Apo, sige po. Wala na, praise report. Sige, ihabol niyo na lang mamaya pag may naalala kayo, praise report. Sige, go ahead, Tita LD. Si Wedge po, pumasa po siya dun sa... Si Wedge po, pumasa po yung ano niya, yung... Pumasa po siya dun sa exam niya. Uh-huh. So okay po siya, pero meron pa naman po siyang another exam na naman yan. Tuloy-tuloy po yung mga exams niya. Tuloy-tuloy po siya nagpapapray. Yeah, tiyagaan lang. Sa pag-aaral, tiyagaan lang talaga. At huwag mong isipin na kung kailan ka matatapos. Isipin mo na lang kapag ka mga huling buwan na lang. Pero tsaga-tsaga lang sa pag-review. Sa ano. Pag natapos naman eh, ginhawa. Right. Meron pa, praise report. So facilitators natin. Oh, go ahead. Anybody? Facilitators natin for our devotion. Meron. Go ahead, buddy. Mayroon akong request, Pastor. Apa? Yung aking apo. Apa? Yung aking apo gustong bumili ng excuse me, ng piece of property sa Texas.
yung malapad ang lupa with house on it because he wants to be fruit trees, ganyan. Kaya yun ang purpose niya in getting a house with a wide area na lupa. Ano so I would isa? Like sa Texas, any good place in Texas where he will be allowed to plant vegetables, fruits like that. Merong nag-offer sa kanya ng almost 10 acres pero sabi niya baka hindi pwedeng yung ganon kasi ranch yung ganon yung kaya pero ang desire niya talaga yun yung makabili siya ng good area of peace of property na may bahay sa on it para makapagtanim din siya ganon. Okay, so ilalagay po natin sa prayer request. Please, Pastor. Apo. Ano pong pangalan niya, tita? Yung Pastor, yung sa good location, at saka good price, Pastor. Yun ang hinihiling niya. Ano pong pangalan niya? Good price at saka good location. Dahil sa nagtatrabaho pa sila, Pastor, eh, they're still young. Tsaka mga bata, makapag-aral, malapit lang. Apo, ano pong pangalan niya? Dave Acosta. Okay. So. Right. So. Yeah. Meron pang pahabol? Pastor, excuse me. Go ahead. Ano yung legal solution? Legal solution saan po? Yung kay Shane? Meron po kasi na nire-request na meron po siyang parang sa court settlement. Court? Opo, court settlement. So, nadako na tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So, tayo ay pangungunahan ni Sister Pepot. Ayan. Tama ba, Sister Pepot, yung ano? Yung verse natin. Go ahead, Tita Pepot. Kayo na po ang... Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for tonight. We lift up to you, Lord, our prayer meeting, O Lord. We pray, Lord, na lahat po nang i-lift up namin sa inyo mga prayer ay magkaroon ng answers, O Lord. And you will be the one to solve and all the prayer requests at bibigyan niyo po ito ng katugunan. We also lift up to you, Lord, our memory verse for tonight. And sana po ito ay makatulong sa amin sa pang-araw-araw. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Napili ko po itong Hebrews 10:25 kasi I remember to sa New Hope, yung aming life group every Friday, ito ang aming memory verse. Oh. Yeah. Ginagawa namin to sa bahay nila Mary Ann, kami nila Jet, nila Sonia. Yeah, saka yung mga kaibigan ni Mary Ann na ini-invite niya, minsan may mga showbiz personalities. Yeah. Kaya lang eh na-dissolve iyon kasi pinahinto ni there was a time na pinahinto ni Pastor Dondi lahat ng life group. So nahinto iyon. Yeah, naalala ko 'yun. Naalala ko. Yeah. So our verse for tonight is coming from Hebrews 10:25 NIV version. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and the more as you see that day approaching. Sa Tagalog po, huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga ngaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Why is it important to gather together at least once a week in a church?
Firstly, we gather together for the purpose of bringing each member spiritual maturity. And second, church reaches out to spread the love of Jesus and the gospel message to unbelievers. This is what Christ wants us to do, to go and make disciples of all nations. As Christians, we have an obligation to fellowship with other Christians. It is not only necessary for discipleship, but also to meet each other's needs, encouraging and inspiring other Christians in their faith. We also need to fellowship with other believers so that we can encourage one another more and more and make sure that no one in the church and the church fellowship. So, an application ko po dito, does this mean that church should meet together, gather together, and assemble together? This is what church is. It's a group of people who were gathered by Jesus to make it a habit to gather together regularly to encourage and support one another. For me, I believe that the more we focus on making our meeting a place where people are encouraged to gather and fellowship, the more the people will desire to come and look forward to the next meeting. Lastly, this verse is a general exhortation for all believers to be faithful in attending local church assembly, to participate in brotherly encouragement, support, strength, and the joy of sharing fellowship with other believers. Let us take every opportunity to meet together with other believers, which is more important as we see the day of Christ's return. So, ang question ko dito, what do you think are some causes why a life group dissolves? Mm-hmm. Sino po pwedeng magsagot? Bakit daw po ang life group, minsan marami kayo tapos unti-unti nawawala hanggang sa tuluyang mamatay? Yeah, magandang tanong yan. Opo. May dalawa pong ano yan eh. May dalawang side of the coin. Maaring yung life group na dissolve dahil lumago. Maaring naging church or maaring nahati dahil kailangan mag-serve pa sa ibang area. Na depende rin kasi sa life group. May tinatawag na geographical life group. Meron namang by age group o kaya by gender. Depende. No? San ba? May lumipat ng bahay. So. Pero yung another side of the coin, posible naman yung life group na dissolve dahil nanalo si enemy. Kasi yun yung intention niya, di ba? To divide the body of Christ, di ba? Oh, so pwede yun, pwedeng ganun. Pero when we talk about not giving up meeting together, hindi lang to take four na every Sunday. No, ito ay it pertains also sa life group. It pertains also sa one-on-one discipleship. It pertains also sa counseling. It pertains sa hospital visitation, home visitation, or office visitation. No, kumbaga, naalala ko nun, sabi ko nun, when it comes to visitation, kung saan maluwag, yung kung saan komportable yung tao natin, doon tayo. For example, komportable sila na bibisita ako sa bahay nila. Di doon tayo. Halimbawa, hindi naman sila komportable doon, hindi sila bumisita sa bahay namin. O kung hindi sila komportable doon, magkita kami sa labas, sa Starbucks, diba, sa McDonald's, or wherever. Kung hindi sila komportable doon, di mag-zoom tayo. Diba? So, kung saan sila komportable. Pero, the idea of not giving up meeting together nandun. Kumbaga, importante ito. No? Kasi po, naniniwala ako na hardwired tayo to have fellowship. Eh. Diba? Kaya nga napansin ko, bakit ganun yung mga lasing? Yung mga lasenggo. Diba? Kasi yung mga lasenggo, kapag nagiinuman,
Gustong-gusto na nagkukumpulan sama-sama, kahit umaga na, kahit ilalamok pa yan, umaga na. Kahit pare-parehas lang ang kwento, no? Pero ayaw nila naghihiwalay, no? It's just it is not just about yung sa wine. Malaking factor talaga doon yung fellowship. Na hindi nila alam fellowship yun. Kasi hardwired tayo talaga to be with other people. Mahirap mabuhay mag-isa, di ba? So ito sa sinasabi ng Panginoon, para mas maging malakas tayo, mas may mag-encourage sa atin, maging encouragement tayo sa iba. Eh lalo na parating na, no, ang panahon ng pagtatapos, no, end of times, eh importante na we encourage one another by not meeting, giving up, no, yung meeting together. So importante, kaya meron tayo sa church, by take four. We encourage everyone in the church 4 times a week. Four times a month, no? At nakakatuwa nga eh pag tinanong siguro, bakit ba yung church nyo 9 to 11 lang? Pero umuwi ka na alas 4 na ng hapon. Anong ginagawa niyo diyan? Nagpaparo-paro jipo sa ano? Sa courtyard. Anyway, how about you guys? Ano masasabi niyo dito? Ako pastor, meron din sa negative check sa life group na dissolve. Siguro nahahaluan ng mga business. Yung kasi kagaya ng halimbawa, life group every Friday nagmi-meet kayo. Tapos may mga bagong dumarating, ganyan, na mga hindi pa believers, ganyan. Papasukan ng business yung Bible study, ganyan. O kaya naman sa intriga. Hindi natin alam, yung mga nag-a-attend, meron na pala silang mga intrigang nangyayari na hindi natin alam. So, unti-unti nawawala, naghihilahan hanggang sa nadidissolve. Wala nang uma-attend. Yeah. Naalala ko po dun sa discipleship ano natin, series na tinuro ko, naalala ko lang yung creating a safe environment. So, it is our responsibility. In fact, it is the responsibility of the pastor to create a safe environment for his flock, no? Kaya nga, di ba po, naalala nyo, sa pulpit, sinabi ko, hindi ako pabor o hindi ko pinapayagan na magkaroon ng bentahan or rekrutan or anything sa life group, no? Pero magkaiba po yun sa ano, ha? Sa, halimbawa, lawyer si Aldrin. I-encourage ko na kukuha kayong lawyer si Aldrin na lang. Di ba po? Kasi that is supporting one another. Pero halimbawa, may papasok, tapos pinakilala ng kakilala ng kakilala ng gano'n. Tapos ang unang tanong sa live group, eh, open-minded ba kayo? Pag nire-recruit sa multi-level marketing, ayun po ay maigpit natin pinagbabawal. Di ba? Sinabi naman natin yung taon pa. Baga, hindi tayo nagpapabor doon dahil ayaw natin na magamit ng yung simbahan. In fact, bilang pastor, madami na pong lumapit sa akin na wala kang gagawin, pastor. Endorse mo lang kami. Magpapameeting ka lang, patawag ka ng workers meeting, tapos endorse mo lang kami, kami na bahala. Tapos ang tawag din sa ibabaw ka ng pyramid. Kada mayroon... Upline. Oh, kapag ka mayroon kang papasok, mayroon ka doon. Mayroon ka makukuha. Pag nag-pair yun, mayroon ka makukuha. Oh, sabi nila, in 3 to 6 months, pastor, may bago ka ng sasakyan. Siyempre, responsibilidad ko na pangalagaan yung ano, yung simbahan. Hindi naman tayo dapat magpasilaw sa pera. At saka, sanay na akong walang pera. Kaya, nasanay na ako. Nasanay akong madaming pera. Ngayon, nasanay na ako walang pera. So, okay lang sa akin. Wala hindi ka nag-iisa, pastor. Hindi pala ako nag-iisa. Wala nang dating sa akin. No? Kumbaga, kahit na bigyan mo akong Tesla, wala nang dating sa akin. So, kaya tayo, dapat pangalagaan natin ang isa't isa para maprotektahan yung iba. Yeah. Ano po masasabi niyo sa Hebrews 10:25, no? I-share ko uli yung verse. Ayan, para tayo.
that does not give up meeting together. Any input po? Pastor, maiksi lang po. Sige po. Kasi dinidiscuss namin to ni Mama kanina. Ano po? I think, ano din po to eh. Kasi I think nung sinulat po ito, ano siya, encouragement siya sa mga Christians who were undergoing persecution. Parang persecution, tapos trials. I think ito yung ninanakawan sila ng property. They were put in prison because of their faith in Christ. I think this is really a good encouragement din like sa atin in this day and age wherein hindi naman sa ganung level ng persecution pero iba yung persecution kasi ngayon like it's so easily to get canceled sa social media pag hindi nagustuhan yung post mo or parang hindi nagustuhan yung stand mo ganyan as a Christian kasi ngayon 'di ba very pluralistic na yung society like dapat tinatanggap mo lahat ganyan and people would sometimes think na yung when you believe the Bible, you're too conservative or you're outdated. Pero yun yung encouragement lang, I guess, sa ating din na not to give up meeting together and encourage one another. Like when you see someone na was going through difficulty, yung being proactive lang na as a church to support. And I think it's what you do when we meet together. Eh. Na when you meet na parang, oy, nakita lang. Pero it's fostering yung culture of support and encouragement and growing in Christ. Ganun po. Yeah, I agree. Looking at the perspective ng sinulat ito, no? Sabi nila si Paul daw sumulat ng Hebrews pero wala namang napatunayan na si Pablo. Pero one thing for sure, ang sumulat ng Hebrews ay Hebrew. Kasi para sa mga Hebrews eh. Pero ito ay nung sinulat niya ito ay encouragement ka dahil sa panahon na yun ay talaga namang matindi ang persecution sa kanila. At sa atin, sa panahon natin, wala naman tayong persecution no, na masasabing pinapatay tayo o inahabol tayo ng kung ano-anong ng gobyerno, whatever. Malaya tayo dito, pero sa tulad nga na nabanggit ni Sister, eh, yan, isa yan, social media. No? Naka-experience na rin ako ng mga taong kumbaga nag-preach ka about LGBT or anything, stand ng Biblia or you know, anything about hindi tutugma doon sa stand nila. Eh, it's either ma-unfriend ka, ma-block ka, or canceled ka talaga. Diba? That's why it's very important na mag-meet yung mga tao na isa yung pinanindigan, which is the biblical principle. No? So we need to encourage one another. Kasi minsan, kapag wala nag-encourage siya, sige na nga, baka tama sila, join na lang ako. Di ba? Importante na mapaalalahanan ka, teka lang. Huwag kang umayon sa mundo. You are not of this world. You are in this world, but you are not of this world. And ang tanging makakaintindi lang yan, ikaw pa mo believer. Di ba? At yung totoo pang believer, kasi madami rin believers na hindi rin naman talaga ipinamumuhay yung salita ng Diyos. No? So yeah, thank you for that. At saka di ba magandang encouragement na every week ay nakikita mo yung churchmates mo, di ba? Yung family, yung pamilya mo. Kasi dalawa yung pamilya, eh. Physical family mo at saka spiritual family. Pero ang maglalast talaga eternally ay yung spiritual family mo. Diba? Kasi yung physical family mo, pagdating doon, sa gating sa heaven, hindi mo na asawa yung asawa mo. Eh. Diba? So magkakapatid na tayong lahat. So maglalast talaga yung spiritual family. So sa sobrang miss na miss nila isa't isa eh. Kung ano yun? Dati nga, di ba, problema, paano pa i-stay in? Ngayon, problema na, paano pa uuwi in? Kaligtad. Sobrang na, bumigay na nga yung MCB sa atin. Sige na nga, mag-volleyball na kayo. Sige na nga, para hindi na kayo kabahan linggo-linggo.
Gumawa pa talaga ng email eh, no? Na nagsasabing, sige na, hindi na namin, kami na mag-a-adjust sa inyo. At nakakatuwa naman na talagang pabor na pabor ang Diyos. Yan. Ano pa? Kasi is this just, ito ba confined lang to sa ano spiritual gathering na ano na magpe-pray tayo, mag-devotion tayo, may preaching o ano, doon lang ba talaga to na sa palagay niyo? Sa palagay niyo. Kaya nga, alam niyo, kaya nga meron tayong mga connecting event, di ba? Not necessarily na parang in-invite natin yung kaklase ni Allison para makinig agad sa salita ng Diyos. We're showcasing yung pag-ibig ng Diyos, no, through not necessarily sabihin kung hindi makita sa buhay natin. No, yun yung challenge. Mukhang unstable ang aking internet. Ayan. Kayo naman magsalita. Mukhang kinakata ko ng internet. Anything else? Meron kayong gustong idagdag dito? Po, may friend po ako. Kasi po, di ba pinapukot ko po yung mga fellowship, yung Sunday service, yung mga ginagawa po natin sa church, sa social media po namin, dalawang mag-asawa. So, may isa po akong friend. Siguro po nakita niya genuine yung fellowship natin sa church. Nag-message po siya sa akin. Sabi niya, ate, saan yung church niyo? Ganun, ganun. Alam ko naman pong Christian sila. So, in-assume ko po na, oh, baka may church na sila. So, ganun. So, sabi ko, oh, dyan yan yung address. Blah, blah, blah. Ganun. Sabi ko, bakit ano? Wala ba kayong church ng girlfriend mo? Sabi ko. Sabi niya, wala. So, in-invite ko po siya sa, ang una kong in-invite sa kanya is yung beach volleyball sa 90. And then, susunod yung 20. Tasakto po, wala siyang pasok nun. So, I think po, pag genuine din yung fellowship ng church na nakikita, nag-graduate din po sa iba. So, parang, naku-curious din sila na, oh, ano kayang meron sa LA Phil na? So, parang, in that way, nakakapag, in, alam mo po, na-i-invite din natin sila. Kasi alam nila, na totoo yung pagpe-fellowship natin together. So, yun po. Yun lang po yung masishare. Genuine fellowship, hindi mo pwedeng ipekein. Di ba? Kasi, for example, halimbawa, church tayo na pretentious. No? Gagawa tayong magagandang mga social media pa-effect. No? Tapos magaganda talaga yung mga posters natin na parang, this church is, alam mo yun, masaya dito, ganun-ganyan-ganyan. But mapapapunta mo yung tao kasi maganda yung pagkakagawa mo, pagkakadeliver mo, marketing mo. Pero pagpunta nun sa church at nakita niyang hindi nagtutugma yung marketing material mo doon sa how we live our life, no, hindi rin siya babalik. Sayang lang din, di ba? Pero effortless, kung talagang it's real and you're having fun and you're growing, then, hindi mo na sila kailangang imbitahin. Papalik at papalik sila. Bakit? Because they will benefit from it. Not because of whatever. Ano yun? Kumbaga, dito, importante na manifestation yun. Hindi dapat yun yung parang isu-showcase natin. Kumbaga, ito ay, kaya masaya yung tao dito kasi manifestation that their lives are being changed. Their hearts are being changed by God. And they can see, they can sense, they can feel, they can experience God every Sunday or every time that we will have an event. So, pag naramdaman nila yun, that is something na mahirap pikein. Alam mo yun. Yeah. At yan yung mga sikreto ng CCF, ng Victory, ng Shepherd. I mean, it is something na you can feel talaga, oh, there's something dito. May gumagalaw, merong, alam niya, may Holy Spirit, di ba? Pastor, oh. Naalaala ko na naman yung rules sa education, learning, and teaching and learning process. Apo. Yung sinasabi, a pleasant experience tends to be repeated
an unpleasant experience tends to be avoided. So when they feel the friendship, the fellowship's group, and then they are encouraged, you know, and then sa mga activities within, they feel, they receive joy, they experience joy in the heart, and that to them is a good experience, and they tend to go back. A good experience will make the person really want to go back. And so on the other hand, kung negative naman na ganun, they'll not try to go back again. Yeah. Amen. Exactly po. Naalala ko lang po na nasa Point Loma Nazarene University kami. Kasama ko sa Pastor Burton. Ay ko naalala mo yung ko yung ano yung palcon, nag-palcon tayo. Tayong tatlo ni Pastor Rox, diba? Nag-drive kami doon tatlo. Tapos meron doon na divided session. So ang ginawa namin, nag-iwahiwalay kami. So madami kasing ino-offer na ano, divided session. So ako, pumunta ako doon. Siguro being the youngest, inassign ako ni Pastor Dondi doon sa ang session ko na napuntahan ay social media for ano for church growth. So yun ang pinasukan ko. Ngayon, unang pasok ko lang, sabi ng speaker, if you, kasi that time, during those times, hindi pa patok ang ano eh. Wala pang, actually wala pang Facebook page nun eh. May Facebook na, pero wala pa yung feature ata na Facebook page, parang gano'n. Pero parang sinasabi niya na if you will market your church on social media, make sure, sabi niya, na kapag ka nag-post ka, you will post again on the next 2 hours. If you can make it, no, i-divide nyo siya sa maraming tao, sa mga youth group nyo, per 30 minutes may nagpo-post, then so you will be relevant. Kasi madami kang kaagaw na attention eh. And you are, kumbaga, nakikipag-compete ka sa generation na mababa ang attention span. So, hindi ko nalimutan yun, ano? Kumbaga, tumanim sa isipan ko yun na, kumbaga, sabi ko, it makes sense dahil, kumbaga, importante na i-market. Kasi lalo ng Pinoy, lalo na i-market ko, Pinoy market, nasa Facebook. Facebook talaga ang sikat sa Pinoy, no? So, yun, ginawa ko yun, no? Ginawa ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko siya. I make sure na mararamdaman mo yung LA feelness na lalabas sa feed mo. Alam mo yun? Kahit na minsan, memes lang yung nilalagay ko. Ano yung mararamdaman mo? So lahat ng ginagawa, picture, video sa atin, papasok ko doon. Kumbaga, parang ano, kumbaga, parang Brother Noel 2.0. Parang gano'n. Kumbaga, i-document ko lahat, pagkatapos, ikakarga ko doon. Tapos naalala ko lang, merong with that, madami akong na reach out, no, na para nakapansin, pagkatapos pumunta sila sa simbahan, pagkatapos nag-follow sila, blah blah blah. And then siguro 9 out of 10 ay talaga namang natutuwa sila sa nangyayari, nakikita kasi nila eh. So parang ginawa na nilang teleserye, parang ganun. Ano kayong ginawa? Parang alam mo may mga message ka na asarap ng crab na kinain nyo. Yung mga ganun, mga tipong, so may fan base ka na. Kumbaga, na hindi naman natin taga-church, no? Pero who knows, someday pumunta sila, di ba? Anyway, may isa, sabi ko ay 9 out of 10, may isa. Siyempre, hindi naman pwedeng kompleto ang pelikula pag walang Paquito Diaz, di ba? Talaga, nag-message sa akin, sabi niya, alam mo Brad, oversharing yung ginagawa niyo, ganyan. So, naisip ko lang, so what's wrong with oversharing? Isn't it, is it supposedly kung talaga namang maganda yung nangyayari sa isang organization, lalo na church organization? Supposedly, inutusan talaga tayo to overshare. Kasi ang dami mong kalaban eh. Ang dami mong kalaban na telenovela, Netflix, at saka yung mga memes, mga TikTok, mga ano, na pwedeng panoorin nila or makita nila. So dapat lumaban ka na, kumbaga, i-share mo yung kung ano yung nangyayari simba, i-market mo, di ba? Pero hindi ko naman pinansin yun. Ano? So, pero anyway, not all people will appreciate it. For example, nag-church kayo, not all people will appreciate it. Umattend kayo ng Bible study or ganitong prayer meeting, not all people will appreciate it. Di ba? Pero as long as you know na ang stand mo ay just to, ano man, honest to goodness, di ka na makikita dyan.
honest to goodness, di ka naman influencer, di ka naman kikita sa YouTube or whatever. It's just that gusto mo talagang mag-share ng Word of God. Di ba? Eh, kumbaga, kalimutan. Huwag mong papansinin yung ano, yung magbabash talaga sa'yo. Di ba? Normal yun. Hindi. Actually, pag walang pumapansin sa'yo, hindi ka effective. Ganun lang ang prinsipyo sa mundo. Kapag walang pumapansin sa'yo, hindi ka effective. No? Kasi ang manggang hinog, hindi babatuhin. Pag nahinog ka, babatuhin ka talaga. Ganun lang yan. No? Kagaya sa pag-fellowship, minsan inaano ka, huwag ka nang umatin ng simbahan nyo, sayang ang panahon nyo, wala ka ng panahon sa ganito kaya. Pero don't give up in sa fellowship kasi importante yan. Makatulong sa atin. Go ahead, Pastor Bert. Positive pa rin yung oversharing, Pastor. Kasi kung hindi ka nag-over, Pastor, hindi siya nag-comment. Exactly. Hindi siya naabutan. Yeah. And this person, kumbaga, is, kumbaga, may history na ako na lahat ng gagawin ko, sasabihin niya the other way. Kumbaga, halimbawa, nako, wala ka malamang mangyayari dyan. LA, wala. Pero may nangyari. So, ba't ka pa makikinig? Nako, ba't ka pa makikinig sa kanya? Wala na nga nangyayari. Every time na may gagawin ka, sasabihin niya, hindi iubra yan. Pero umuobra, di ba? So, meron ka ng history, ba't ka pa makikinig, di ba? So, yeah. Actually, minsan mahirap mag-organize. Hindi madaling mag-organize, mag-gather ng tao. For example, mag-organize ka ng camping ng youth, di ba? So, hindi madali. Kanina, pumunta kami doon, di ba? Namundok muna kami kanina. So, hindi ka na padali. I mean, lahat pinag-iisipan, pinagpaplanuan, pinapanalangin. Di ba? So, just to, meeting together. Importante. No? At hindi lang siya tungkol sa Sunday or life group. Marami pang bagay na meeting together. Na hindi mo pwedeng i-give up. And kasi lahat tayo, encouragement sa isa't isa. Yeah. At saka hindi lang yung encouragement na nag-encourage tayo by words. Alam niyo, yung parang, for example, nung nakikita ko na maaga nang dumadating, halimbawa, si Brother Rene, na-encourage talaga ako noon na nagbubuhat siya. Di ba? Na-encourage talaga ako. Kumbaga, na-excite ako. Di ba? Baka nga sa Linggo, mayroon din maagang dumating. Kasama mo pa si Bong. Maaga na rin. Oh, nga, yeah. Noong last Sunday, no? Si Brother Bong. Ang aga rin niya. Pupungas-pungas po. Sundays na rin. Ayun, Pastor. Ito ba bubuhatin natin sa Orchard? Oo. Sabi. Balita ko nga sa Sunday, baka madagdagan na lang. Yung mga maagang dumadating. Diba? So, tingnan natin. At nakaka-encourage sa lagay nga. So, hindi lang yung words, ha? Pati yung action. Diba? Diba nakaka-encourage yung mga piging na all smile sila, saya-saya nila doon, tapos nagsaserve sila. Diba? Nakaka-encourage yun. Yung mga youth natin na parang turumpo, ikot ng ikot, at busy-busy sila. Diba? O yung worship team natin, na Sabado pa lang, nandyan na sila, nagpa-practice na sila. Alam nyo ba, the entire week nag-uusap yung mga yan sa group chat nila kung anong gagawin, kung sinong bibili ng pagkain. Kasi, alam mo, ang dami nilang, importante yung pagkain, huwag nyo kalimutan. ang dami nilang preparation. Kasi minsan, di ba, parang akala nila, ganun lang yun, pumunta lang tayo ng Linggo at, kumbaga, wala, ganun. Nangyari na ang lahat na nangyari. Hindi. Mahabang preparasyon yan bago mangyari ang 2 oras na service. Di ba? O sa preaching pa lang, napakahabang preparasyon na yan. Di ba? So lahat tayo, we're working very hard, no? Not for our glory, but to glorify God. At doon, habang nagme-meet tayo together, we enjoy one another. Di ba? Nakaka-encourage, last Sunday, ang daming pagkain.
bumaha ng pagkain. Ulog ng langit. Diba? Ang sarap ng salmon. Grabe. So, yeah. Nakaka-encourage. Bigla mong last Sunday, nakita si Tita Fe. Oh, ilang linggong na wala si Tita Fe. Diba? Nakaka-encourage. Masaya yung feeling. Diba? So, balak ko pa namang umabsent. Kasi, masama ang pakiramdam ko. Tapos nakita mo si Tita Fe. Si Tita Fe nga hindi umabsent. Di ba? At saka talagang pinagaling siya ng Panginoon. So, bakit? Di ba? May encourage ka. Di ba? Parang gano'n. Madaming bagay. Yeah. And 19 years old, nag-a-attend na. At saka kung hindi ka umaten, hindi mo nakilala si Moses. Nag-a-attend pa. 19 years old. Yeah. So, anything else? Pastor, yung pong mga iba nag-encourage din, lalo na po yung mga yung nag-a-attend sa atin ngayon, na they are also being encouraged, nakikita nila sa bawat isa sa atin, kasi kahit sila nag-share na rin po, may nagbibigay ng contribution for the food, yung mga ganun ba? Exactly. Na tuloy-tuloy na nadadagdagan po yung ating siniserve sa ating mga tao, sa ating mga kapatiran. So we are blessed din po. Blessed din po sila kaya we are sharing their blessings also. Okay. Nakikita po kasi nila yung pagkakaisa. Yeah. Yung pagmamahal talaga. Yeah, nag-guess nga ako sa iRadio nung Monday. Sabi nila, na papanood daw nila tayo, no? Pati yung mga viewers nila, napapanood daw nila yung church natin. So nagulat sila kung every Sunday ba daw ganun yung. Lagi yung tanong sa akin, every Sunday may ganun talaga. Sabi ko, hindi lang naman nire-replay namin 'yan tapos pinapalit-palitan lang namin yung damit namin. Hindi naman ganun 'yon, di ba? Pero ang nakakatuwa nung sinabi ko na alam niyo ba na walang ginagastos sa simbahan doon. Lahat 'yon ay dala-dala ng mga tao. Iba't ibang tao. Kasi for them, it's a form of worship. Alam mo yun. That is how they show their love for God. And then that's how they show their love for their neighbor. Na to give food, to share food. No, hindi lang naman sa mga workers or members or attendees. Pati nga sa mga kilala na tayo ng mga pangalan nun, mga homeless. Diba? Nakikikain din sa atin. Oh, diba? So, baga, ano yan eh. Yun hindi mo ma-fake. Ang meeting together, hindi mo ma-fake. Alam mo yun. Tsaka, yung halimbawa, yung budal fight. Diba? Eh, hindi siya scripted eh. Alam mo yun. Yung it just come out na naturally. Masaya ka having fellowship with your fellow Christians, fellow believers, simpleng pagkain lang yun. Tawanan ng tawanan, biruan ng biruan. Diba? And then you're happy. Stress reliever yun. Alam mo yun? Nakaka-encourage yun. Diba? So encouragement, merong maliit, may malaking bagay. So malaking area niya eh, na pwede mong tingnan. Diba? Kaya dapat matuto tayo dito sa nangyari sa mga early Christians. At saka, go ahead, Tita. Parang sinasabing, the closer we are, the warmer the love. Opo. Talagang malamig pa nung Sunday. Ano, Sabado? Kaya sa loob na kumain, tita. Nung Sabado. Malamig kasi talaga. Yeah. So, yun. Let's encourage one another. Lalong-lalo na nga yung basic dapat yung take for. Kasi minsan, naka-apat akong Sunday, wala akong absent. Aba, parang achievement na yun sa buhay. Hindi achievement yun. Basic yun. Basic yun. Parang sinabi mong, nakakain ako ng breakfast, lunch, dinner. Hindi, basic yun. Diba? So dapat maging second nature na ng tao natin na pupunta sila kasi kailangan nila. Alam yun. Diba ang sarap yung church pupunta dahil hindi dahil sa in-invite natin, dahil gusto nila dahil alam nila kailangan nila. Alam mo yan. Yun yung maganda dun eh. Yung recognize sila, kailangan ko to. Baga, hindi dahil sa na-invite ako, naiyala ko kay Rachel, pupunta ako, tagal niya na ako ni-invite. Hindi, kailangan ko to. Gusto ko to.
baga, di ba? So, yun. Kaya exciting. At marami pa tayong connecting event. At marami pang kaluluwa na darating sa totoo lang. 150 plus ang ating chairs dyan. O, kalahati pa lang ang naikakarga natin. Meron pa kalahati. Di ba? Anything else? Ang gusto nyo idagdag? Guide, ano, Aldrin? Ano po, Pastor? Yung pag-gather natin po lagi, yung mga activities po natin, sobrang busy po natin, hindi na tayo nakaka-focus sa mga worries ng world, katulad po ng war na nangyayari, or yung itong kahit COVID, hindi po tayo nagpo-focus doon na babawasan po tayo ng depression, anxiety. So, mas lagi po tayong masabi. Kanyo po, nagkaka-encourage tayo bawat isa, diba? It is not that we don't care about the world, but somehow, nare-relieve tayo doon sa anxiety yung binibigay ng problema na. Yeah. At nakakatuwa rin, halimbawa, mismo sa pamilya natin. Di ba? Honestly kami, halimbawa, kami mag-asawa, imbis na magtatalo kami sa kung anong bagay, kumbaga, because we're so into, alam mo yun, the ministry, yung church, yung, alam mo yun, yung masaya, alam mo yun, kumbaga, wala kami yung time magtalo. Kasi, masaya yung ano nangyayari. Di ba? Pag minsan, nagda-drive kami pabalik sa bahay, yung pa rin pinag-uusapan namin, oh, nakakatuwa yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Nakakilig na, yung mga ganun-ganun. So, kumbaga, ano, parang, yung nga, I agree with Aldrin, eh, parang napapalitan ba ng imbis na problema may isip mo, kumbaga, yung fellowship, nakakatulong talaga sa'yo. Di ba? At gusto sana natin ma-experience yun na maraming Pinoy sa LA. Honestly, kung nasa Pinas lang tayo, baka mega church na tayo dahil dahil sali sa atin. Dito kasi sa Amerika. Volleyball daw, Pastor. Yeah, volleyball, nakakatuwa. Sa Amerika kasi. Akala daw nila napakarami mga ano, nanonood. Hiyawan na eh. Hindi nila alam, ilan lang yun yan. O nga po eh. Ah, may nagtanong din sa daw punong-puno daw yung ano eh, yung court. Nakakasigaw. Nakakasigaw. May nagtanong din sa akin, Pastor, ano eh, yung ano daw, bakit daw sa Wiley Chapel pag tinatamaan ng camera, parang wala naman daw tao. Bakit daw sa courtyard ang dami-daming tao? Sabi ko kasi, ang tinatamaan ng camera yung harapan. 'Di ba? Wala kasi nakaupo doon. Pero pag tinignan mo yung likuran, nandun lahat ng tao. So, kasi malaki ka ako yung, ano, yung chapel, malaki kasi. So, kumbaga, ano yung tao nasa likuran lahat. Ayan. So, kasi nakikita. Saka iba pa. Ano yan? Ulit. Nasa kids room po. Yeah. Nasa kids room po yung karami. Yeah. Nasa kids room yung iba, nagtuturo, di ba? Participants, di ba? Nga pala, no? O. Yeah. Anything else? May dadagdag pa kayo bago tayo tumungo sa panalangin? Masarap lang pagkwentuhan itong ano, topic ni Tita Pepot. Diba? At masarap kasi yung bang yung word binag-aaralan nyo, pero somehow hindi mo na kailangan isip-isipin at mag-dig deeper. Alam nyo kung bakit? Kasi nangyayari na sa buhay mo. Diba? Masarap yung word nangyayari sa buhay mo. Kaya ang daling maka-identify. So, kaya nakakatuwa lang. Nakakatuwa yung ginagawa ng Diyos. Alright. So, meron pa yung dadagdag. Manalangin na tayo. So, game na kayo? Let's start praying.
Sige, manalangin na tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Our dear Heavenly Father, our gracious God, our merciful God, we thank you, Lord God, for another opportunity, Lord. No? Kasi para sa amin, tinetreasure namin, Lord, yung opportunity to pray kasi not everybody in the world can pray. Wala pong liberty sa buong mundo na manalangin. Pero kami na nandito sa Amerika ay sobrang laya at saka pwede pa namin i-broadcast, pwede pa kami mag-i-encouragement sa maraming tao, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas namin ang pangalan niyo. Dakila kayo sa buhay namin, Panginoon. Kayo po ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari. Kayo po ang Creator. Kayo po ang Master of the Universe. Kayo po ang aming Master. Servant niyo po kami. Kayo po ang aming Boss. Kayo po ang aming Leader. Ang Great Shepherd, Lord God. Salamat, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat, Panginoon, ng mga pagkukulang, nasabi, naisip namin. At personally, Panginoon, nais po namin humingi ng tawad sa inyo. Let's pause for a while and ask for forgiveness. If there's anything na alam mo na na-offend mo ang Panginoon, please ask for forgiveness. We'll give you time to talk to Him using your mind and whispering to God kung anong nais mong ihingi ng tawad sa Kanya. Pinataas namin, Panginoon, ang pasasalamat sa inyo sa lahat ng mga natanggap namin biyaya sa inyo personally, individually, as a family. Ganun din bilang isang simbahan, Panginoon, sa lahat ng pagpapala nyo, protection nyo, yung mga pinagaling nyo, Panginoon, lahat ng naging praise report namin kanina. Maraming salamat po. Sa pagpapagaling nyo kay Tita Fe, maraming salamat po. Ganun din po sa mga kamag-anak ni Tita Fe na pinagaling nyo, maraming salamat po. Maraming salamat po dahil patuloy kayong gumagalaw sa simbahan namin. Kayo po palagi ang nangunguna sa amin. Pinoproteksyonan nyo kami, Panginoon, sa simbahan namin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, at lahat ng plano nyo ay mangyayari sa simbahan ninyo at gagamitin nyo kami na mga vessels of blessings, Panginoon, para may sakatuparan lahat ng ito. Hiningi po namin ang inyo pong tulong, Panginoon, sa mga susunod na panalangin. For general prayer, let's ask Sister Rachel to lead us in prayer. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa bawat pamilya na narito upang ipanalangin ang mga bagay at ang mga taong ito, Lord. At kiniklaim na po namin, Lord, na tinugon niyo na nga po ang mga prayer request na ito. Pinapanalangin po namin yung flood sa Australia, Lord, yung pandemic. Yung flood po sa Australia, Lord, pinapanalangin po namin na lahat po ng mga affected po ng baha na ito, Lord, you provide for them, lalong-lalo na po dun sa mga nawalan po ng tirahan, you comfort them, Lord, dun sa mga nawalan po ng pamilya, O Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung pandemic hanggang ngayon, Lord, for almost 2 years. Maraming salamat po na may progress na po dun sa pagsuot po ng mask, Lord, at protektahan niyo rin po yung mga tao since wala pong mask, Lord. Protektahan niyo po lang sa anumang sakit sa COVID po, Lord. Ganun rin po yung mga frontliners po namin, frontliners, Lord, like nurses, doctors, lahat po ng mga nagtatrabaho sa groceries, Lord, protect them from COVID, Lord. Pinapanalangin din po namin yung mga presidents po namin, si Biden, si Duterte. Lord, you give them wisdom and knowledge
on how to handle yung USA po and yung Pilipinas. Pinapanalangin din po namin yung Ukraine, Russia, and West Philippine Sea, China, Lord. Gamitin niyo po itong mga problema ito, Lord, para po makilala pa po kayo ng mga taong ito at protektahan niyo po sila sa kung anumang po problemang kinakaharap po nila, Lord. Pinapanalangin din po namin yung Peace for Jerusalem, yung Great Commission, missionaries around the world. Pinapanalangin at itinataas po namin lahat sila, yung mga missionaries around the world, Lord. You give them wisdom, knowledge, and protect them from any harm. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sister Rachel, can we pray for our 10 members? Sorry, this is the one. Yeah, 41 to 50. Pray for Tita Minda, Lord. Alam niyo po yung mga desires ng puso niya, Lord. And patuloy niyo po siyang ingatan araw-araw. Pinapanalangin din po namin siya, si Sophia, Lord, sa pagpasok niyo po araw-araw. At you bless this shallow, Lord. Pinapanalangin din po namin si Tita LB at si Tito Norbert. Si Pastor Bert, maraming salamat po sa buhay nilang dalawa, Lord. Patuloy niyo pong ginagamit sa church and you bless them. Pati rin po yung mga anak po nila dito at sa Pilipinas, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Tito Alvin and si Tita Amy. Lord, you bless their family also, Lord. Ganun rin po ang si CJ, si Brother James, si Tyrone. Pinapanalangin po namin si CJ. Maraming salamat po sa bagong trabaho niya. Maraming salamat po dun sa coaching pinagkaloob niyo po sa kanila. Lord, you use this car to disciple others as well, Lord. And pinapanalangin din po namin yung desire ng puso ni Tyrone na makapag-aral po dito, Lord. You provide for him and maging smooth po yung process ng school application niya po dito, Lord. Pinapanalangin din po namin si Ate Tina na nagbubuntis po ngayon, Lord. You protect her, Lord. Pinapanalangin na rin po namin ngayon pa lamang po yung safe delivery niya and painless delivery at mailuwal niya po yung bata ng bouncing baby, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Lord, we pray, Lord God, for the March celebrators. Si Brandon, si Joel, Panginoon, si Brother Cole, si Brother Rene, si John, si Minnie, si Carl, si Harold, si James, si Lauren, si Tita Pepot, si Justin, at saka po si Joey, Panginoon. Lord, kung ano man yung desire ng puso nila sa birthday nila at hindi naman po makasama sa kanila at ikabubuti nila, Panginoon. Whatever birthday wish meron sila, Panginoon, dalangin namin na ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon. At iparamdam niyo po ang pag-ibig niyo sa kanila sa kanilang karawan. This will be another new year for them. Bless them at yung kanilang health, Panginoon. Dalangin namin na ingatan niyo po silang lahat. We pray, Lord God, also for Daniel and Aileen nagsa-celebrate ng wedding anniversary nila, Lord. Dalangin namin na patuloy niyo po silang pagtibayan ng kanilang pagsasama. We pray for our fellowship schedule, mga connecting events sa amin, yung iDisciple sa Sunday, Panginoon. Kayo po magturo sa amin. Kayo ang great discipler. Turuan niyo po kami. Wala po kaming alam about discipleship, pero sa inyo pong modeling, Panginoon, na kami babase at kami mag-aaral, Panginoon, at para pagka pinatupad namin ito, Panginoon, huwag niyo pangayaan yung enemy, Panginoon, na mangipabaw kundi kapangyarihan niyo, Panginoon. We pray for the March 19 Family Day Picnic and Beach Volleyball, Lord God. We pray for safety. Wala pong magkakaroon ng sakit, problema, or any accident, Panginoon. We will have fun and we will connect with our invitees, Panginoon. May evangelize namin sila sa church, madala namin, Panginoon. We pray for the membership class, Panginoon, at yung mga youth day at mga susunod pa hanggang New Year's Eve, Panginoon, na aming mga activities, Lord, na kayo po ang mga magpala sa amin, Panginoon, sa aming simbahan. In Jesus' name. Amen. Amen. Brother Jairus. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na binigyan niyo po sa amin na
mag-pray po ngayon, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Kayo po ang great provider, Lord, at ganyan din po ang pinapanalangin namin yung aming mga appointed leaders, Lord. Maraming salamat po sa kanila, sa kanilang mga buhay. Si General Superintendent Duarte, Graves, UC, Crocker, Cham, and their office, Pastor Greg, Shay, and Vanya, Lord. We pray that they will be wise, Lord, in leading your people, Lord. We pray that your Holy Spirit, Lord, would lead and guide them in all their duties, Lord, that they are called upon to do, Lord. We also pray for our board members, Lord. Early and Pastor Bong, we come to you today, Lord, to ask for guidance and also wisdom, Lord, so that they will engage in meaningful discussions, Lord, during their meetings, and allow them to grow closer as a group, Lord, with you in the center of all their decisions, Lord, so that they will be making for the church, Lord. We also pray for all the senior pastors and associate pastors, Lord, from LA Philnas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Raven, Pastor Cled. We pray for a continuous burning passion, Lord, for our pastors. And we thank you for calling them, Lord, to serve you, Lord, and we pray that they will always walk confident, Lord, while they kneel in humility, Lord, as shepherds who care for us as their flocks, Lord. And we pray for encouragement, Lord, in their faith in ministry and against attack, slander, harm, or speak evil against them, Lord. We pray that their teachings, Lord, will be accurate, convicting, encouraging, and Christ-centered, Lord. Amen. We pray, Lord, na i-guard mo po sila from burnout, from any forms of depression, Lord, and they will never fall prey, Lord, to any kind of envy, jealousy, insecurity, love of money, lust, or any kinds of affairs, Lord. We pray for their holiness and purity, Lord. We also, Lord, we pray for our brothers and sisters from the Elpers Church congregations, Lord. May you also bless the pastors and associate pastors, our fellow brothers and sisters from LA First English, Pastor Joshua, Dan, Michael, Pedro, LA First Spanish, Pastor Juan, and Lina, LA First Praise South Korean, Songdae Kim, David Kim, LA First Arise North Korean, Jongwan Lee, MCB workers, Star, Curtis, Nick, Charles, and Maynor, the Citizens of the World, Charter School, Silver Lake, the Pinoy pastors and churches from Covinas and New Hope Nas, Lord. May you also bless their church, Lord, in the same way as you also have blessed ours, Lord. Give them a vision, Lord, of what you want their churches to be, Lord, and help their leaders, Lord, to map out their plans, Lord, for the year, and help them plan for events that are innovative, Lord, that are practical, which embrace your visions for their church, Lord. We know that the plans, Lord, that you have for us, for them, are good plans, Lord, and plans to prosper them and give them a better future, Lord. We pray that you have your divine way among us, our church leaders, Lord, and pastors, so that they will be faithfully leading your flock to the victory that you have promised us, Lord. We put your trust in you, Lord, as you are always faithful to us. All of this, we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Let's pray for complete healing, provisions, comfort, and peace to the following people. Sister Elby, any leaders? Complete healing. Thank you. Nakamit po kayo, Tita.
Lord Father, we come to you once again, Lord God, for we are praying for all this namin pong nasa prayer list, Lord, we pray for them right now. Na alam po namin, Panginoon, na sila'y patuloy niyong pagagalingin. Lord, just we ask for complete healing upon these persons, Lord, right now in the name of Jesus. Lord, we pray for Pastor Bert, Lord God, yung kanyang veins, yung mga varicose veins. And Lord, we pray na ito po'y inyong pagalingin, Panginoon. Na alam po namin, wala pong imposible sa inyo. And also, we pray for Helen C., Lord, the frozen shoulder. Nung pong kanyang therapy, Lord, na maging okay po siya, Panginoon, at pagalingin niyo po siya. At alam ko po na siya rin nagtitiwala sa inyo at kaya po siya nag-ask ng prayer, Lord. Lord, we just pray for complete healing to be upon her at nawa makilala din po niya kayo. And we pray for Mrs. Krieger right now, Lord, na maging po na ibigay o iluto sa, para sa kanya, bigyan niyo po ako ng wisdom kung ano po ang dapat kong ibigay na food para sa kanya, yes. Lord. And also, we pray for Sister Amy na bigyan niyo po siya ng stronger heart. Alam po namin na inyong na itong sinagot at we are just asking for complete healing, not totally na po siyang yung kanyang puso ay maging malusog na, Panginoon. Salamat po. And also, we pray for Sylvia, yung kanyang anxiety, Panginoon, nasa Guatemala. Siya ngayon Lord, we pray for complete healing to be upon her, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ang kanyang isip. Kayo ang kanyang makilala, Panginoon. Yes. Lord, we just pray that you embrace her right now in the name of Jesus. At ganun din po, Sister Fe, yung kanyang left eye na sees, Lord, we just pray Jesus, na that you would touch that eye, na tunawin niyo po yun, at ang kanyang kagalingan ay totally niya pong ma-receive in the name of Jesus. And we also pray for Corazon Pineda, yung pong sis niya sa ears, Panginoon. And we pray, Lord, to just touch that ears na maging matunaw din po yung sis na yon in the name of Jesus. Wala pong imposible sa inyo, Lord. And also we pray for Christina Mira sa kanya pong sa April 20, Lord, ng pagkaroon na niya ng surgery or aalisin po yung cyst, Lord, that it will be maging maayos po at wala pong sakit na maramdaman at ito yung maging mag-heal po agad, Lord, and that he will she will praise you, Lord, at pasalamatan kayo na siya ay gumaling. And we also pray for continuous healing for Dean Yu. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon, in the name of Jesus. Ganun din po si Stephen sa kanyang paa, yung kanyang bunions na nagpapagaling na po siya, Lord. Total healing din po ang ibigay niyo sa kanya at siya ay makabalik na rin po sa church at makasama na rin po namin magpuri sa inyo. Ganun din po pinapray po namin sila, yung mga Madridejos, Lord, that we just pray for them na kung ano man po yung mga na-fractures sa kanilang katawan. Lord, restore them, Lord, in the name of Jesus. Kayo po ang magbuo ng mga nawala sa kanilang katawan. At dalangin po namin na lahat po ng x-rays nila maging negative, Lord, at wala pong complications sa kanilang katawan, sa kanilang kalusugan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming Diyos, kayo po ang Jesus. Kayo po ang nagpapagaling, kayo po ang aming Diyos na tunay na you are the Lord that heals, Lord God. And we trust in you and we give this, yung pong lahat ng ito na aming pinanalangin ay aming pong tinataas sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, yun. Sir Jasmine. Yes, Heavenly Father, we praise you, worship you, God. Patawarin po nila kami sa lahat ng mga kasalanan namin sa aming mga naiisip na sa mga nakikita namin hindi tama at sa mga nagagawa namin sa kapwa namin. Kaya napagpapatawad din po namin sa mga nakakasali po sa amin. Itinataas po namin sa inyo, Lord, lahat ng mga taong to na nasa prayer list po for complete healing. Kay Romy Giwa po sa kanyang kidney. Kay Tess Duno sa kanyang kidney din po. Yes, Lord. Kay Patrick Noel, Alice Adenbrook, Leonila Samson sa kanyang dementia. Mrs. Krieger sa kanyang swallowing problem. Don David sa kanyang kidney. Sally Esma, osteoarthritis. Diana Santiago, Parkinson's.
pray for which for tomorrow. And James now in Manila for God's protection. Amen. And kay Vicky, magpayo now at ICU due to high BP. Kay Hazel na bloated. And kay David sa kanyang allergies. God, walang imposible po sa inyo na inilalap itong mga taong to ay pagagalingin ninyo. Lahat po na kanilang mga karamdaman o nararamdaman o yung kanilang mga kung ano man yung mga lumalabas sa kanilang mga katawan, sa kanilang allergies o kung ano man po yung hindi maintindihan, yung mga kanilang blood test, negative niyo po ninyo, and makakain po ng maayos si Mrs. Krieger po, and sa mga may mga problema sa kilig, God, tulungan niyo sila, especially sa financial po, God, na kailangan po nila dahil marami po silang mga gastusin pa po, God, na pagalingin po ninyo sila na makapaglingkod po sila sa inyo lahat, kay gabayan niyo po sila, protektahan niyo po sila na makapasa po sila, na maging maayos po ang result ng kanilang exams, and sa may Parkinson's po at osteoarthritis po, God, gabayan po niyo sila na healing po, complete healing po para sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah, Lord, we also lift, God, itong mga kapatid po namin, si Sheila Tulipat, Don Richella Torres, and Mr. Edge. Lord, we claim, God, complete healing from cancer. Panginoon, salamat po kasi, Panginoon, na any residual na cancer cells, Lord, abnormal growth, any tumor, God, whether benign or malignant, Lord, we come against it and we speak healing, Lord. I pray, God, if they're going through chemotherapy or any radiation treatment, Lord, I pray palakasin mo po yung pangangatawan nila. Tulungan mo sila, God, na makarecover ng mabilis, Lord. And anumang pinagdadaanan lang, mental, emotional, spiritual, physical challenges, Lord, hawakan mo po yung kamay nila, bigyan mo po sila ng encouragement, Lord. I-affirm mo po, paramdam mo po sa kanila yung pagmamahal nyo sa kanila, Lord. Ganon din po, God, for Sister Tina and Joanne, God, we pray for protection and provision sa kanilang pregnancy, Lord. We pray that you would protect the baby. I pray, God, na palakasin mo sila habang papalapit yung kanilang panganganak, Lord. We speak against any form of complications. I pray, God, na i-provide mo rin yung lahat ng pangailangan, even yung magiging adjustment nila, God, sa baby, Lord, sa paglabas ng baby. And we also lift up to you the Munoz family, Lord. We pray for comfort and the peace that transcends all understanding, God, to be upon them, to guard their hearts and their minds, Lord. And I just pray, God, na yakapin mo po yung pamilya nila. Ikaw po mag-provide, Panginoon, ng yung comfort na tanging sa iyo lang nang gagaling, God. So, salamat for hearing our prayers in Jesus' name. Amen. 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 First, personal supplication, we will be led by Aldrin. Lord, thank you, Lord God. Dahil dinidinig niyo po ang aming mga panalangin, Lord God, for you are a good father, O Lord God, and you would give your children the desires of their hearts, O Lord God, na masana po lahat pong ito ay maging according to your will, O Lord Father. Lord. And Lord, we pray right now for these special favors and requests. Firstly, si Sister Rachel na someday past the NCLEX, Lord God, now nasana po everything will be smooth. Give her the knowledge and the wisdom and the preparation, Lord God, and the provision, Lord God, na kailangan po niya, O Lord. And Lord, we pray for my family, the Madrid's and Jaya's family as well, para sa new home. May you are our provider, Lord God, and we just trust in you, Lord God, kung magkakaroon po kami ng mga sarili-sarili po namin mga place, Lord God, and our house. We pray for CJ, Rin, Rena, Alison, Jeannie, Tyron for their DMV test, Lord God. May they continue to
practice well as they drive, Lord God. Keep them safe sa kanilang mga practice, Lord God, practices, oh Lord. And may they pass the test with flying colors, Lord God, para po magamit po niyo sila sa pagsundo or paghatid sa ibang church members or sa friends, Lord God, to it will be used as their own ministry as well, oh Lord. Na makabless din po sila ng ibang tao, Lord. Lord, we pray for the Baguio trip to the Philippines this coming April to May. Sinadita Vilma and Jaya are in the Philippines right now. Please protect them, Lord God. Ilayo niyo po sila sa kapamakan at kahit ano pong sakit, Lord God, that while they stay there, they will only have happy memories, oh Lord God, and may it a good one. And Lord, yung pinagpe-pray po ni Jaya na magkaroon na po sila ng baby, may it be come to pass, Lord God, na may there be a blessing, a baby, para po nakumpleto na po yung family nila, Lord. Mm-hmm. Lord, we pray for Tita Pepo at relief sa Sister Faith, direction in life. You know the hearts of her, the desires of her heart, Lord God. And you know that she loves you so much, Lord God. May you enlighten her, Lord God. Show her the direction that you want for her life, oh Lord God. That may you continue to bless her and use her mightily for your glory, oh Lord. And Lord, we pray for protection, blessings, and provisions for these businesses, Unica, Ritelo, LNG Nursing Group, Aerotechnic, Lord God. May these businesses prosper, Lord God, according to your riches and wealth and your will for these businesses, oh Lord God. May each owners, CEOs or CFOs, Lord God, get to know you, and may they be used mightily for your glory, Lord God, even the employees and their customers and their clients, oh Lord God. May they all be blessed, oh Lord God, and get to know you and prosper them, Lord God, for your glory, oh Lord God, so they may bless others as well. Lord, we just thank you, Lord God, for hearing our prayers, and thank you for in advance for all the answers, oh Lord God, for you are our provider, you are our counselor, you are dedicate our lives for you, oh Lord God. And we love you so much in Jesus' name. Amen. 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 For special favor requests, Sister Pepper. Lord, I lift up to you, see Jarell and the wife, Jan's family. I pray, oh Lord, na makarabu sila dito sa US, na kayo po ang mag-provide ng pangangailangan nila. Kayo po ang mag-provide ng visa, O Lord. Kayo po ang mag-provide ng ticket nila, O Lord. And we pray, O Lord, that this prayer will be answered also. I pray also for Jane for legal solutions, Lord. Kung anuang pong legal problem na meron siya, Lord, I lift up to you the lawyers na maayos po nito. Na maayos po niya, Lord, ang kaso nila, Jane. At mabigyan ng magandang solution in favor sa kanila, Panginoon. Kayo po ang sumagot sa mga alif up to you, si Allison sa kanyang midterm standard test. I pray for wisdom, O Lord, for Allison. Bigyan niyo po siya, Lord, ng presence of mind during the exam. At bigyan niyo rin po siya, Lord, ng wisdom para ma-retain po sa isipan niya lahat ng kanyang pinag-aralan, O Lord. I pray, O Lord, for Allison na makapasa po sa exam na ito, O Lord. I also pray for Dave to be able to get a good price, good location for farmland in Texas, O Lord. Lord, ito po ay prayer ng apo ni Tita, ni Mami Faye, O Lord, na gusto niya po, Lord, makatransfer sa Texas para makapagpatayo po siya, Lord, ng farm, mga tanim-tanim sa mga tanim, O Lord. Mino, Lord, na wala pong imposible sa inyo kahit saan man po namin gusto lumipat. Kung ito po ay a-approvean nyo, ma-a-approvean po ito, Lord. Thank you, Lord, for all these prayers, O Lord. At naniniwala po kami na this will be answered in your time. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Pastor Bert, for our closing prayer.
Okay. Praise God. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga petition and supplication na inoon po sa inyo. Now, we know na meron kaming kasiguraduhan na lahat na ito ay na inyong na napakinggan. Salamat po sa inyong katapatan. And as we retire tonight, Father God, Lord, na ayan mo na ang iyong pagpapala ay sa paring aming maranasan. Tonight, Lord, let your blessing be upon us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you, be gracious to you, and the Lord turn his face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen. 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 Yeah. Hi, Rizel. Oh, lead beautiful girl. And the mo, Sister LB. Beautiful girl. Blooming din. Blooming oh, Sister LB. Si Pastor ay palaging baby face sa kanyang banin. Professor, magandang gabi po. Good evening. My one of my best favorite pastors. Maano, Tita Fe, madaming blooming ngayon. Yeah. Yeah, Pastor. Nagbubloom sila kay Lord. Yeah. Praise God. Amen. Picture taking. Picture. The little girl. Well, please. Okay. Yeah. One, two, yeah. Three. Hi. 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 All right. Alright. Salamat, guys. Thank you for having me. Good night. Good night. Stay. Bye. Bye. Good night. Beautiful girl. See you Friday. See ya. Okay. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Love you all. Love you. Thank you.